Bahayag na sa publiko ang kapatid ni Alice Gu at isiniwala at umano'y maitim na plano sa likod ng iskandalo ni Alice Gu. Ayon sa kanya, dinamit lamang umano ang isyo ng kanyang kapatid upang pagtakpan ang mas malalim na katiwalian na kinakasangkutan ni na Senator Risa Hontiveros at Pangulong Duterte Jr. Ayon sa kapatid ni Gu, may mga planong nakatago sa likod ng iskandalo ng mayor na tila layuning ilihis ang atensyon ng publiko sa mga anomalya na kinakasangkutan ng ilang mga opisyal. Inakusahan niya si Hontiveros at Kuting Jr. na sinasamantala ang isyu para pagtakpan ng mas malalaking usapin sa pamahalaan. Naglabas din siya ng mga pahayag na nagdudugtong sa mga hakbang ng ilang politiko na naglalayong linlangin ang taong bayan at itago ang kanilang mga pagkakamali. Pahayag din ang kapatid ni Guo na umaasa siyang mabibigyang linaw ang tunay na kaganapan at ilalabas ang katotohanan. Hinimok niya ang publiko na maging mapanuri at huwag magpapadala sa mga paniling lang na naglalayong ilihis ang tunay na isyu. Kasalukuyang tinututukan ng media at ng mga kinauukulan ng mga pahayag na ito at inaasahang magsasagawa ng imbisigasyon upang malaman ang punot dulo ng mga akusasyon. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Just simply to verify and validate this, the fact nga po na hindi sila nakasakay, hindi sila sumakay from Singapore to the Philippines, but instead we were able to monitor them that they went to Indonesia. So that is where the intelligence coordination went through, and since the PNP has limited the authority with respect to immigration, that's why we passed the information to the Bureau of Immigration, Your Honor. To add further dun sa tanong ni Chair Coco, yung pagpunta po nila instead of to Singapore, to Indonesia, yun po yung pagpunta nila sa Denpasar, sa Bali. Tama po ba yun? That may be the assumption, Your Honor, because hindi nga sila sumakay from Singapore to the Philippines. Madam Chair? Yeah, if Sen Coco, and then I'm sure meron siguro tong documentation, General Salvador. Bigyan nyo na lang kami nung however you recorded all of this information at makita namin how you operate, how you gather your information, and how you use your intelligence funds. O yan ang maganda example ng paggamit ng intelligence funds. O, kita mo, meron din tayong positibo na kasi against ako sa intelligence funds actually pagdating sa budget season. Pwede nyo pong ipagmayabang sa amin yun. When I ask you how the PNP uses its mga 800 million peso yata intelligence funds yan eh. So, 900 million peso. So, bigyan nyo po kami ng, again, yan is one example, one achievement. And just give us a glimpse of how the documentation as far as that is concerned. Kung pwede po. Pwede. Yes, Your Honor, including our letter to the Police Attaché for the coordination, Your Honor. Madam Thank Chair. You. Salamat, Chair Coco. And good practice, no? Naghintay lang ang PNP ng isang araw to relay that usable information to other agencies. Hindi po naghintay ng apat na araw para maka-aksyon ng mas mabilis in coordinated fashion ang gobyerno. So, Senderoy and then majority. I have to attend to another preside over po. The majority IMG's leader, budget. You have the just floor. Just one question. Words of commendation probably would be in the offing for the PNP IG group as well as the Bureau of Immigration for having facilitated the return of this lady in front of us right now. But my question is this. News reports indicate, and even your spokesperson mentioned a while ago in a radio program, was that the reason why there was I forgot to commend again the government, the immigration authorities of Indonesia. The reason why it was facilitated was because coincidentally there was an ASEAN Immigrations Convention. Had it not been for that ASEAN Immigration Convention,
where you had the privilege of talking to the Singaporean, your Singaporean counterpart, Indonesian counterparts, your Malaysian counterparts. Baka wala si itong babae sa harap natin. Tama ba yun? Good morning, Your Honor. With due respect, Your Honor, it was a coincidence that we were gathered in one place in that particular day. But when we received that information, I officially wrote a letter to my counterparts in Singapore, Malaysia, and Indonesia. So, wait a minute. Had it not been, even without that convention, without that face-to-face meeting, sumulat ka talaga. Ma-accomplish din ito? Yes, Your Honor. Because we have a close coordination and cooperation among the other immigration authorities. Yes, Your Honor. Kung totoo yung sinasabi ni Mr. Casio na lagi ko naririnig sa balita na ang pupuntahan talaga yung Golden Triangle, would it still be possible to facilitate the return of this lady in front of us? I'm now referring to Thailand, where we have an extradition treaty. I'm now referring to Laos, wala tayong extradition treaty. I'm now referring to Myanmar without an extradition treaty. Kaya mo pa rin gawin yon? Yes, Your Honor. In fact, my said letter was the basis of the rendition of the two going back to the Philippines. So, to whom it may concern sa lahat na yon ng counterparts mo as ASEAN? Yes, Your Honor. In fact, I also wrote a letter to Hong Kong on the basis of the information that Wesley flew to Hong Kong via Singapore. Thank you, Madam Chair. I have no further questions. I have to preside over the DILG budget meeting. Salamat, Majo. And then, just quickly, bago ko tawagin si Sendoroy, Director Casio, nabalitaan ko rin yung binanggit kanina na may sinasabi ang PAOK na sina Alice Guo and the rest of her party ay sinusubukang makapunta sa Golden Triangle. Pinaninindigan niyo pa ba ang statement na iyon? There is a link to Cambodia as far as the two male siblings of Alice Guo are concerned, because for a time they had a business interest in gambling, offshore gambling operations in Cambodia. So we are forming a theory that they are trying to find a way to be able to go to that conflict area, Madam Chair. Salamat, Director Casio. And speaking of theories, pagkatapos ni Senator Roy, tatanungin ko ulit isa-isa yung mga ehensya natin. So, as of today, ano nga yung teorya nyo? Paano nakaalis sinaalis ko? Senator Roy? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I just would like to follow up the statement of the minority leader and the majority leader also regarding the PNP's performance, particularly the intelligence group. I would like to congratulate that unit, Madam Chair, because dyan pa ako nang galing. I was deemed the Chief of Staff of PNPIJ. I became the Deputy Director for Operation, and I became the Deputy Director for Administration before I became the Chief PNP. So, congratulations sa inyo. Although, alam namin yan, Madam Chair, meron yan silang motto, por la patria. Ibig sabihin noon, Madam Chair, para sa bayan. Kahit walang intelligence fund, magtatrabaho yan sila. Kasi established na yung kanilang foreign liaison na connections with other countries. So, Madam Chair, since lumabas si Alice Guo na walang record sa immigration, lumabas din ito si Sheila Guo na walang record sa immigration, baka magkasabay silang lumabas, Madam Chair. Baka pwede natin tanungin ito kung magkasama ba silang lumabas? At paano sila lumabas? Dahil wala kang record, di ba? Sheila Guo, wala kang record paglabas. So, pwede namin malaman kung paano ka lumabas dito sa bansa? Yes. Pakisagot. Ms. Sheila Guo? Opo. Tatanungin ko yung mga ahensya, yung teorya nila, paano kayo lahat ni Alice Guo nakalabas. Pero tinatanong na rin kayo ngayon, baka pwede niyong simulang sagutin kung paano kayo nakalabas sa Pilipinas. Madam Chair, baka pwede niya tanggalin yung face mask niya. Pakitanggal yung SP face mask. Para maari niyo bang tanggalin mask niyo, Ms. Sheila? Para klarong namin ikaw marinig.
briefly lang muna po kasi pagkatapos ng unang sagot nyo, tatanungin muna namin yung mga ahensya. So, yung pinaka-sagot ninyo, paano ba kayo nakalabas sa Pilipinas? Pwede mo pakitanggal sila. Mababait naman kami lahat dito. Huwag ka mag-alala. Sige, paano ka lumabas? Sakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Boat? Ah, sumakay kayo ng boat sa dagat. Saan kayo galing? Saan kayo sumakay? Hindi ko alam yung lugar. Pero dito lang sa Metro Manila, Luzon? Siguro. O pumunta kayo Mindanao? Mindanao. O doon kayo sumakay? Saan po yung Mindanao? Hindi ko alam. Hindi. Galing ka dito Manila, paano kayo sumakay ng boat? Sumakay mo lang kayo ng aeroplano o bus bago kayo sumakay ng boat o... Wala po. Tell us the details. Anyway, establish naman talaga na hindi kayo dumaan sa immigration. Wala kayo immigration records. Pakishare nila sa amin paano kayo lumabas. Para makorek namin yung mga... Opo, mga sistema na yan. Dito lang po kasi galing kami sa bahay. Tapos bahay. May sunto sa amin na isang sasakyan. Sakay dinala. Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then, saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung lugar. Siguro biyahe kami ilag na. Ilaglag yun na si Liz. Ilaglag yun na si Byron. Mga ilang Byron oras. Nag-utos niya. Hindi ko matantaas yung matagal din. Araw kayong umalis, then gabi kayo dumating doon, or araw kayong umalis, araw din dumating? Halos tapos ng dinner. Pero umalis kayo ng Manila, araw pa? Gabi. Gabi rin. So umalis kayo ng gabi, and then dumating kayo doon? Hating gabi. So isang buong araw kayo bumiyahe? Hindi po. Hindi siya isang buong araw. Kumaka siguro after dinner, 7:08. Tapos ang lating namin yung hating gabi na po. Ah, so mga 5 hours by van. Tapos anong... Hindi ko sure kung tama pa kasi hindi ko maano sa oras po. Madam Chair. Tapos just one more follow-up and then before SP Pro Tem. Anong klaseng boat yung sabi niyong boat na sinakyan niyo? Yung maliit na puti. Maliit na puti. SP Pro Tem? Sino yung driver na sumundo sa'yo? Hindi ko kilala. Pati plate number na sasakyan, di mo alam. Hindi po. Ilan kayo rin sa van? Po? Ilan kayo sa van? Tatlo po. Tatlo? Sino-sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice tsaka si Wesley po. Si Dad? Sabay pala kayo ni Alice, lumayas. Sabay kayo ni Alice, lumayas dito sa Pilipinas. Opo. Oh. At yung pagbiyahin niya ni na Alice para umalis sa Pilipinas na bumiyahe ko kayo mga 5 oras, dumating ba kayo sa Pangasinan? Hindi po. Alam ko Pangasinan, hindi. Hindi Pangasinan ang inabot nyo? Kasi ano siya, Manila, tapos nampas pa eh. Hindi ko alam yung lugar. Nagpas kasi pa ng Pangasinan? Maybe Bataan? Hindi po. Papunta Manila po. Madam Chair, ilang oras kayo sa barko? Yung biyahe niyong barko? Diretso kayo Malaysia? Hindi from po. Pilipinas? Saan? May palit. Ha? May palit yung mas malaki pa. Ilang oras kayo nung maliit na barko bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal din. Ilang oras nga? Siguro hating gabi kaming sakay tapos halos umaga na. Umaga na? Tapos yung malaking barko? Pero hindi pa masyalo kita yung... Yung malaking barko ano siya? Pasayaruan, cargo ship? O fishing ship or yate. I-describe mo, yate. Ano, yung luxurious yacht. Ano siya? Yung malaking barko. Fishing ship ata, hindi ko alam kasi hindi ako malo. Fishing ship dahil may nakita kayong mga lambat at mga isda. Yung net na panghuli na fish. May net na panghuli ng fish. Tapos yun na, dumating na kayo ng Malaysia from through that boat. Yung okay. Malaki. Malaysia kayo dumating o Indonesia? Ulit. May sasakay pa ulit. Ha? May palit pa isang ulit. Palit pa uli ng isang barko. Anong description ng isang barko na yung pinalit? Yung maliit naman na palang kulay. Tapos? Blue or green. Yun na, diretso na kay Malaysia. Opo. Miss Sheila at mga kasama, gusto ko lang i-reiterate yung order of questioning natin dito sa ating hearing. Siguradong babalikan namin ang pagtatanong sa inyo, Ms. Sheila. Gusto ko lang i-reiterate yung order of questioning na rin, sir, pagkatapos ng chair baka madulas ng subcommittee
in order of arrival, si Sen Sherwin, si Chair Coco, Chair Rafi, Sen Doroy, SP Pro Temp Jinggoy, at Sen Joel. Sorry, Madam Chair. Nauna ko, ha? Okay. It's okay, Sen Doroy. Dagan. Okay. Sorry, Madam Chair. Babalikan po Madam natin Chair, yung order pwede po bang question. And Sen Joel, lang. Yes, just, before just, we go just back one, to just one the chair's thing that question. I'd like to clarify, yes, from the... from our resource person. Binanggit, yes, sorry, Sen Joel. Just before you ask your question to the... I'm not going to ask questions. Just before more your... of just to clarify what okay, she said. Just before your clarification, follow up lang dun sa tanong ko kanina, Ms. Sheila, sabi nyo hindi Pangasinan ang inabot nyo. Sambales kaya? Hindi ko alam eh. Okay. Yung lugar kasi all right, yung balikan na... sa buo Pilipinas po. Okay, balikan namin kayo mamaya. Sen Joel... Sheila, kasi kanina binanggit mo magkakasama kayong tatlo ni Wesley tsaka ni Alice. Po. Dun sa bahay. Opo. So, magkakasama na kayo na pinuntahan noong van sa bahay. Saan tong bahay na ito? Sa farm po. Sa farm in Tarlac. Po. Tapos, sabay-sabay kayo mula sa Tarlac, mga 5 oras napunta kayo ng Pantalan, tapos sumakay kayo ng maliit na white boat, sabi mo. Yung white boat na yun, mga ilang tao kayong nandun? Estimate lang. Hindi ko masabi. Sa ilan laki? Kayo? Oo. Hindi, ilan ang kasya dun sa boat na yun? Maliit lang eh, sabi mo. Oh, maliit lang po. Kaya nga, ilang siguro tao lang? Siguro kasya... 10? 10 o... mga ganyan siguro. Hindi ka makakatayo, makalakad-lakad na gano'n. Kasi maliit lang eh, di ba? Tapos lang after 5 hours, sumakay na kayo ng malaking boat. Opo. Yung malaking boat na yun, ilan na kasya doon? Malami. 100 na kasya? Malami po. Oo, kasi yun na yung pumunta ng Malaysia. Po. Okay. Salamat, Madam Chair. Salamat, Sen Joel. So, yes, Chair Coco. Ako, I'm a lawyer. I'm paired with my... compañeros. Attorney David is raising his hand. So, if we can recognize him, ano ba, what does he want to raise? Yes, Chair. I was about to recognize Attorney David na nagsasalita dito dahil isa rin silang resource person. Correct, briefly, correct. Please, and then babalikan po ng Chair your order Honor. Of questioning. Your Attorney Honor, David. Please, considering that the resource person is already subjected for inquest before the National Bureau of Investigation, DOJ, in this interest of fairness, Your Honor, may because she is waiving her right against self-incrimination, I was discussing this with her earlier, but in fairness, may we at least request for an executive session as to the manner and how she left the country? The chair will act on that at the proper time, Attorney David, pag binalikan namin si Ms. Sheila for questioning. Yeah, well taken yung point at saka yung request. Yes, and may I remind all of us na kapag may abogado tayo dito na counsel or counsel din ng ibang resource person, actually hindi namin sila pinasasalita. But of course, you are allowed to speak dahil kayo rin po ay resource Thank person sa hearing Honor, na ito. She so might the be, chair will return to this. Excuse me, Attorney David. Yes, the chair will return to your request for Ms. Sheila at the proper last time. Last word. Apparently, yes. She might not know that she might be incriminating herself. For the in fairness, Your Honor, at least your executive session. Very well taken, Attorney David, and the chair will act on it at the proper time pag binilakan namin si Ms. Sheila para sa takot mga tanong. Takot na takot si Risa. The chair, very last intervention at this point po, yes, Sen Doroy. Last kasi pagkatapos ni Sen Doroy, babalikan ko po yung Risa, questioning at uulitin ko yung tanong sa ating mga ahensya. Takot. Ang teorya nyo ngayon kung paano nakaalis sina Ms. Alice at yung party niya sa Pilipinas. Sen Doroy, yeah, very chair, last po. Unless the objection of the lawyer of Sheila Go concerns national security, maybe I will advise this committee to go on with the executive session. But very important kasi yan, dahil dyan tayo palaging na lulusutan ng mga kriminal na lumalabas sa ating bansa. Kailangan malaman niya ng lahat ng na publicly malalaman yan ng mga kababayan natin. Pero makatulong sila, paano natin maiwasan yung ganun bang sistema? I think the case of Ms. Hilago does not concern national security. Bakit kailangan natin mag-executive decision, Madam Chair? Thank you, Madam Chair. Salamat kaayo, Sen Doroy. Pagkatapos tanungin ng Chair yung mga ahensya, ano ang kanika nilang mga teorya
kung paano nakatakas sa Pilipinas sina Alice Guo, I will suspend hearing para makapag-discuss tayo mga senador kung paano mag-act on the request ni Attorney David. So just to proceed with my line of questioning, ano po. So tanong muna sa NBI, Director Santiago, ano po ang teorya ng Bureau sa ngayon kung paano nakaalis sa Pilipinas sina Alice Guo? Sa parte po namin, Your Honor, mukhang malinaw nga na nakalabas siya ng bansa, hindi gumagamit ng ating port. Yung sinasabi niya na nagbiyahe sila ng 4 to 6 hours via Bangka para papuntang Malaysia, ang teorya po namin dyan ay parang sumakay sila ng Bangka, speedboat sa bandang Bonggaw, Tawi-Tawi. Yun po, churi lang po namin yun. Wala pa kaming konkreta evidence to conclude. Meron po tayong port sa Bonggaw, municipality ng Tawi-Tawi, pero pag sumakay sila through the ferry boat na namomonitor natin, yung port talaga natin, it will take them 10 to 12 hours. Pero magkakaroon po ng marka ang kanyang passport. Pero dahil po walang pa marka ang kanyang passport nang labas niya sa Pilipinas, ay ang tsuri po namin ay gumamit nga ng backdoor. Nagbiyahe sila ng 4 to 6 hours via Bangka, speedboat from Bonggaw to Sabah. Yun po ang pinakamalapit sa Sabah. Opo. Salamat, Director Santiago. Director Casio, sang-ayon ba ang PAOK? Ganyan ba ang teorya nyo na nakatakas sina Alice Guo sa Pilipinas via a backdoor, 4 to 6 hours by Bangka, mula Bonggaw hanggang Sabah? Ganon din ba ang tingin ninyo? Teorya ninyo? In all fairness, Madam Chair, the last report that we had that you were able to validate in relation to a sighting of Mayor Guo was last July 14. And it was in a private resort in the western tip of the Philippines. So, saan pong western tip yon? That would be Zambales, Madam Chair. Zambales, all right. Okay. So that was July 14, Madam Chair. But if she left then Pasar for Myanmar, for Malaysia on July 17, then arrived in Malaysia on July 18, then there would be a three-day window period that we in PAO could not possibly account for. Pero backtrack po tayo ng konti. Yung dinescribe po ni Director Santiago ng NBI, sa tingin nyo, ganun ba yung naging ruta ni na Alice Guo patakas sa Pilipinas from Bonggaw to Sabah? Madam Chair, we have no evidence either way. So because as stated, our last positive sighting of her was July 14 in Zambales. Salamat, Director Casio. Before I go on to Yusek T for DOJ, Sen Rafi, briefly please. Okay, kanina pa natin nababanggit yung backdoor kung saan dyan tumatakas yung mga fugitives dito. Sa Coast Guard, identified niyo ba itong mga vulnerable na mga seaports natin na ginagamit usually para makatakas ng bansa? Kasi paulit-ulit natin binabanggit, nakatakas yan through the back door, paulit-ulit. Pero ano yung mga backdoors na yon? Saan yon? So dapat by now, it should have been identified. Meron tayong mga intelligence funds sa immigration, sa Coast Guard, sa PNP. So dapat identified na yun at naghigpit tayo doon sa mga seaports na yun kung saan may mga illegal activities. But we are not doing it. And the big question is why. Thank you, Madam Chair. Salamat, Chair Rafi. Coast Guard Vice Admiral Punsalan, briefly please, ano-ano yung mga backdoors na iyan na tinatawag natin bago ko balikan ang DOJ? Regards po yung possible routes. Yung sa south po, we have sa Sambuanga nga po and down to Sulu. Ito po yung mga possible routes. Sa kasalukuyan, as known by many, we're in the process of recruiting more people
establishing more posts where we can fully enforce and implement controls in addition to our basic mandates in support to the mandates of other agencies like immigration. At makasingit, excuse me. Yes, di ba lahat ng mga sea craft na umaalis sa Pantalan, ini-inspect dapat yun ng Coast Guard? Am I right? Yes, sir. That's true. So paano nakalusot mo ito? Using backdoors, sakay ng mga pumpboat, yate, speedboats, etc. Una po muna sa lahat, the majority of the sea craft that we are mandated to inspect are mga passenger vessels because the main mandate po ng Coast Guard is maritime safety, environmental protection, and maritime security. But so, hindi inspect yung mga fishing vessels, yung mga yate? We do as well, sir. Cargo vessels na possible na pwedeng gamitin to sakyan, patakas? Yes, sir. But the challenge really, sir, is the porous nature of our coastline. The what? Porous. Okay. Very open kasi yung ating coastline. But nonetheless, it is through the developments that I mentioned that we are beefing up or building up our capacity to cover as much as we can. Salamat, Vice Chair. Admiral Apunsalan. I don't think the resource person answered the question of Senator Rafi. And I'm also interested in that same question. Saan tong mga lugar na to? Because there are 375 ports of entry and exits in the Philippines. Ang tanong ho is, na-identify na ba itong mga pang backdoor na ito? Ang nabanggit nyo lang po ay yung Sambuanga, Holo, Sulu, Tawi-Tawi. So apat lang po ba yun? Kasi ho, ang dami nito eh, 375. And to begin with, you look at the Bureau of Immigration's request budget for border control and management, Madam Chair, 5.16 billion. So I wonder what we are doing here, no? Kasi alam na natin na paulit-ulit na eh, binanggit ni Sen. Rafi kanina, paulit-ulit na po eh. Yung latest, di ba, yung si Arnie Teves, Madam Chair, ganun din po yung nangyari, di ba? Undetected din po siya, nakaalis din po siya ng bansa. Paulit-ulit na lang eh. So, in this 375 ports of entry and exits, na-identify nyo na ba? Ano yung talagang, ano dyan? Talagang notorious yan, yung backdoor na yan. Dagdagan natin dyan. Mag-inspect tayo dyan. The chair would like to recognize the arrival ni Sen. Robin Sukran sa inyong pagdalo. So, Vice Admiral Punsalan, briefly, dun sa 375 ports, yun lamang bang iilan na in-identify ninyo ang matatawag na backdoor? No, ma'am. No, sir. Actually, kaya nga, sir, I had to describe the nature of our coastline to be porous, na lalo na for small boats, katulad ng nabanggit po kanina. So it can be coming from a beach resort, it can be coming from a coastline far from the regular ports that we have. Salamat, Vice Admiral Punsalan. It means we're not going to do anything. We will not be able to address this problem. So that is the answer that we're getting. We're not going to address this problem. This will happen again, over and over again. That's unfortunate and really, really disappointing, Madam Chair. At dahil disappointing, hindi natin iwan sa ganyan lamang. So babalikan natin ang Coast Guard tungkol dyan. And mukhang kailangan pumasok sa recommendations ng committee report natin, Sen. Joel. Briefly, before I go back to DOJ, Director Casio, and speaking of resorts, saan sa Zambales yung private resort na sinasabi nyo? At anong pangalan nung private resort na binanggit nyo? Yes, Madam Chair. The information we got was Emanpulo in Zambales. Not Emanpulo, but Emanpulo. That's in Kabanggan? Yes, yes, Mr. Chair. Kabanggan? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. So that was the last information that we got, Madam Chair. And I may report to the body that together with the Bureau of Immigration, we tried to get access to the said private resort. Unfortunately, it was very difficult for us to get into the resort without compromising the...
Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.